Hi guys, kasama natin dito si Edward. Hi bro. At dito tayo ngayon sa Boris Performance Exhaust. Dala natin tong ZX25R. Pinalagyan natin to ng stainless elbow. Galing din sa Boris Performance Exhaust. Minodify natin siya kasi parang 10 hours siya originally since nakadikat na yung unit ni sir. Pumasok naman yung pang 10 hour na elbow. So 10 hour na yung ginamit natin. Ayun. So special tong 25R natin, naka-modify para sa mga 10 hour na exhaust para mas malaki yung tunog. So ngayon malalaman natin kung ano ba difference nung naka-modified into ZX10R na elbow na naka-60mm in diameter. So subukan muna natin yung long canister na SC. So meron tayong choices, shorty tsaka long canister. Grabe! Lakas! Pero pagka naka-minor, hindi naman sobrang ingay, no? Smooth pa rin siya. Try naman natin to, itong may silencer naman, para makompare natin kung ano yung mas okay. Isa. Ayun, so mas disente na. Ulit natin. Maganda, parang ito siyang Acra. Yung Acra na mahaba. Pero pag high RPM, ganda, parang Acra nga. Yung mahaba. Ito yung tawag dyan. AR din, pero 60mm to na steel. 60 na AR na steel. Gabi, ito yung ano talaga. Yung AR na ano. AR na bastos, napakaingay. Pangkata sa ito. Grabe itong 25R. Napakalakas. So sa tingin ko, nakapili na ako para mas okay itong tumahaba. Kasi ito, mapapaaway tayo sa kapitbahay. Nakakahiya gamitin, guys. Sobrang ingay. Buti kung race track mo lang gamitin, no? Edward, masasabi mo? Kung race track, pwede tayo mag-shorty para magaan. Pero kung street race, maganda magmahaba. Maganda nang tumahaba kasi baka sa mapabarangay tayo. At least pag medyo mahaba, hindi ka mawawala ng top end. Ayun, tama. Pero gusto mo na talagang duluhan, mas maganda itong mahaba. Sige, so ito gagamitin natin guys. Yung canister na. Wag muna tayo mag-silencer para masaya. Walang silencer. Wala. Since nandito tayo, tignan na rin natin tong CF Moto 450SR ni Edward. So Edward, ano mga accessories na itong CF Moto 450SR? Yung una, yung radiator guard para hindi matagal ng pag radiator. Dun. So next, yung lever guard kasi yung sports bike, prone na kapindot yung brake. Mabang, chill, steering damper, frame slider ko na dalaw. Ito, isa dito, yung built-in kasi plastic, so pinalitan ko ng bahan. Naka-shift doon sa fairings na. Tapos ito, yung slider na isa pa. Front and rear axle slider. Tail tidy. Tidy. Full system yung exhaust. Ah, naka-full system na. Tapos ang ganda pala nito, naka-Brembo na, no? 4-pot Brembo. Stock niya, no? Stock. Ito, hindi ko rin naglagay nito. Original talaga yan. Ganda, no? Kala mo, ano eh. Oh. Brembo na rin eh. Okay, soundcheck natin. So, ilan lang tinakbo nito? Ano pala? 5,000 pala. 5,000. Ganda, naka-TFT na, no? Hmm. Tapos ang maganda dito, malalaman mo yung service sa dito. Kung ilan pa yung kilometers na pwede bago mag-change oil. Oo, parang ano na, parang BMW. Pag sa maliwanag, kitang-kita pa rin yan. Okay. Malinaw pa rin. Malinaw. May auto dim yan. Ito, yung sensor. Pag madilim, pag gabi na, madilim siya. So yung music, pwede parang cellphone, ha? Oo. Oh.
70 degrees. Solid. Galit na galit, no? Aggressive yung tunog. Binibenta ko pala to, Edward. Sa 280. 280. Yung interesado kayo, mag-message lang kayo sa Boris Performance Exhaust. And yun nga pala, pinakapit natin, magkano itong babayaran natin dito? Magkano halaga nito? 26 kasi pang 10R. 26 yung link pipe, mid pipe. Tapos ito is 4.5. Okay, 4.5. So itong canister natin, 4.5 long canister. Kasama na yung silencer na. Kasama na yun. Okay, so subukan na natin. So ito na guys, yung napakalupit nating long canister, very long canister para lang ma-modulate yung tunog ni ZX25R. Thank you. So kung gusto nyo guys ng mga exhaust, dito lang sa Boris Performance Exhaust, mag-message lang kayo sa Facebook page nila. Yun. Disente na yung tunog. Grabe talaga itong 25R. Kahit anong exhaust, nagiging halimaw. Ang laki ng tunog, oh. Ganda ng tunog. Halimaw guys. Takaw atensyon. Mapapalingon talaga lahat ng tao sa ingay niya. Ganda ng long canister. Smooth na smooth. In all RPM, walang garalgal or parang nababasag na tunog. Grabe. Pag ito nagdala mo guys, lahat na lang magpapabomba sa'yo. Hindi ko nakanabilang kung ilan yun ang sumigaw ng bomba eh. Lahat na lang ng madaan mo bata, gusto bomba eh. Napakabulaw, oh. 25RS ito guys. Kaya tayo naka TFT display. Kasi ito na yung 2023 na 25RS inatawag sa kanya. Mukha na talaga siyang 4R. Ang difference na lang nila is yung disc brake sa harap. Single ang disc brake ni 25R. Sobrang solid. Tulad nito, subdivision. Diba, kung naka-shorty tayo, mas malala yung ingay nun. Kaya kung mga subdivision na ganito, mas maganda mag-silencer. Kung more on mga subdivision dadaanan mo. Sobrang bastos ng motor na to. Bastos sa ingay. Saktong ano lang, oh. Grabe, 40 kph lang yun, ah. Traffic pa rin talaga guys. Sobrang bastos ng motor na to. Sobrang kasi ingay talaga. Sakit na nga sa tenga. Sakit sa ulo. Parang kinakalampag na yung ulo ko eh. Sinisigawan tsaka kinakalampag. Sulit na lang guys.